Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, ititest natin saan to benchmark yung Cherry Mobile Omega X. So stay tuned guys! Welcome back guys! So ngayon, sisimulan na natin yung test. So kung meron kayong mga bagong smartphone guys or kakabili nyo lang ng cellphone nyo, hindi lang Cherry Mobile, sa kahit anong Cherry Mobile, una kong advice is pwede nyo i-test yung Cherry Mobile or yung smartphone nyo sa AnTuTu para malaman nyo kung tama ba yung device na nabili nyo. Kasi meron siyang verification para dun sa mga international units. So pwede nyo ma-verify kung original ba yung nabili nyong unit. So, una nating itetest sa kanya is yung LCD test. Blue, green, yellow. So, irarun ko ulit. Wala naman ako nakitang dead pixel. So far guys, swerte ako sa nakuha kong unit kasi wala ulit siyang kahit anong dead pixel sa screen. And wala rin ako masyadong nakikitang bleeding dito sa gilid ng aking screen. So, swerte tayo. So, multi-touch is kung ilang daliri ba ang kaya sa Omega X. So, hanggang 5 lang siya guys, pwede. So, sa color bar test, medyo bababaan natin dito yung screen. So, medyo kailangan nakaslant or sobrang sagad. So, makikita nyo dito guys, yung pinaka-representation ng lahat ng kulay ng screen na kaya ng unit nyo. So, chine-check ko muna guys yung unit ko kung accurate ba siya. So, medyo bibilisan ko lang. So, next na test na gagawin natin guys is yung HTML5 test. So, pag nagbabrowse. So, natapos na siya mag-loading guys. Sisimulan ko na yung test.
So, tapos na yung test. So, overall score niya is umabot siya ng 20,117 sa HTML test. So, katabi siya ng Xiaomi Mi Max at Vioni S10. So, medyo okay pa rin guys kasi for the price na 3,999. Next naman na test na gagawin natin guys is yung stress test. So ititest dito yung pinaka GPU at CPU at battery kung magbabattleneck ba siya, kung iinit ba siya. So itong test na to is umaabot ng 15 minutes. Speed up ko na lang yung video. So natapos na natin yung stress test ng Cherry Mobile Omega X guys. So far naman okay naman, medyo pasado naman siya. Kaso nga lang may mga ilang performance na nagdi-dip siya. So ibig sabihin bumababa ng 80% yung performance ng GPU kasi medyo umiinit yon, ibig sabihin. Yan dito pinakamababang inabot niya is halos 50. Tapos sa CPU cores naman, ganun pa rin tayo. May ilang part na nagdi-dip siya pero most of the time, nandun siya sa 1.6 na speed niya or 2. Yan. Battery level is okay naman. Nasa 85 pa rin tayo eh. Tapos yung battery temperature is nasa 40. Ayan. So hindi naman sumabog yung cellphone. Next na natin guys is yung AnTuTu benchmark niya. So medyo mababawasan yung score nito kasi dinownload na natin siya ng sensor box at mga ilang apps na para magamit natin sa test. So ayan. Simulan na natin yung AnTuTu benchmark. Now. So, natapos na natin guys yung test ng
Omega X sa AnTuTu benchmark, and umabot ng 100K yung score niya, 100,517. So wala pa masyadong basurang nakalagay dito guys, konti lang yung mga sensor lang yung ginapit ko. And so far okay naman yung Cherry Mobile Omega X. And medyo may init lang siyang onti sa likod. So dito banda, parang nandito siguro yung processor niya. Medyo warm to the touch, pero hindi naman yung puntong nakakapaso na. So sana dun sa mga curious or sumalaman yung AnTuTu benchmark score ng Omega X, sana na-inform ko kayo guys. And so if you like the video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube signing out. Thanks for watching. Bye!